Hi, I'm Anne Marilla Pisagalon. I'm 21 years old, a college student studying a Bachelor of Hospitality Management at the Honorio Ventura State University. I'm from the Christmas capital of the Philippines, which is Pampanga. I have so many goals in my life, and one of those is to become a cabin crew. My name is John Phil Pitao, pero you can call me Phil. I'm currently living in Naik, but I'm basically from Butuan, Agusan del Norte. And one word would describe me is passionate. Yung hilig ko naman is nagsusulat na mga poetry, yung mga tula kapag free time ko, yun lang naman. Thank you. Hello, good afternoon. My name is Yuxine Ejamero. I'm 17 years old, a grade 11 student. I live in Antipolo City. My hobby is reading books, watching movies, and listening to music. And I also have a new hobby. I train Muay Thai or boxing with my tita. We started it last week. So good day, everyone. My name is Rachel Yari, 18 years old, a grade 12 student, TBL student in Palo National High School. So I am a writer, so I do write poems, short stories, essays, novel, one shot, and many more. Of course, the first thing that I will do po, I will go to church. Thank God. Kasi after all this time, talagang pinapangarap natin lahat to na wala ng COVID, yung mabalik yung dati natin buhay. Praise Him kasi yun, dininig niya yung mga prayers natin. Binigay niya ulit sa atin yung pagkakataon na makalabas, ma-enjoy yung buhay natin without yung naalala yung banta ng COVID-19 sa buhay natin. So, the first thing I will do, go to church, yun, pray, attend mass, siguro, ganun. Yun po. Kapag wala ng COVID, siguro, gagawin ko yung gusto ko, yung hindi ko nagagawa dati. Kasi nga, may limitations, hindi tayo makakalabas, kasi nga, ECQ, hindi natin magagawa yung gusto natin, kasi nga, naapektuhan ng pandemic. Siyempre ako basically natamaan talaga ako ng COVID, pero for God's help gumaling naman ako. Kaso lang ba't hindi talaga yung pinagdaanan ko. Pero dapat kapag nandiyan ka na sa point na yan, maiintindihan mo sila eh. Kumbaga, kung dati nagrereklamo ka lang, bakit sila lumalabas? Kapag matatamaan ka talaga, maiintindihan mo sila. Tapos, ma-realize mo kung bakit kaganito sila, nagkaganyan. Tapos, ma-realize mo na, ay, ganun pala yung nangyari sa kanya. Dapat hindi ko baliwalain. Ayun. Yun lang. Kapag naniniwala ka sa kanya, gagaling ka. Think positive lang. Yun lang. Gusto po naming mag-outing na kasama ng family ko. Sana, maligo sa dagat kasi hindi pa po namin nagawa yun. Hindi pa po kami naka-unwind sa ano. Actually, may camping po kami kasi hindi po natuloy nung last week. Siyempre, gagala. Kasi yung COVID, siya yung reason why nag-stop tayo. Siyempre, lalo na ako sa pagala kasi I'm more fun ng gala-gala. So, if wala ng COVID bukas, I would probably gala. Pupunta ko sa mga lugar na hindi ko na napuntahan lately, lalo na dahil sa COVID. At saka sa beach, yeah, I want to go to beach. Kasi ngayon, lalo na yung Easter Sunday, hindi kami nakapunta kasi nga bawal. May mga protocols and restrictions. Kaya if ever wala ng COVID tomorrow, I would probably go to beach and places na hindi ko napupuntahan lately. So for me, the most important thing to remember when applying to an airline, though I don't have a experience pa, yun yung mismong pinakapuso ng trabaho as a cabin crew. Kasi sabi nga ni Sir Amor, sabi niya din sa, naalala ko, sabi niya kay Ma'am Mayan, yung kapag nandun ka na, kapag nag-get mo na yung job, nakuha mo na yung job,
wag na wag mo kakalimutan yung first day mo. Yung wag mo kakalimutan yung enjoyment, yung saya. Kasi, tama ka naman. Darating yung time na mapapagod ka kasi same environment, palagi ulit-ulit. Pero kapag lagi mong naalala yon, lagi mong niisip yung parang everyday first time, parang matataliwas yung ano mo, yung isip mo. Like, magiging masaya ka, ganun, mamomotivate ka everyday. Then, syempre, always serve your passengers wholeheartedly. Talaga. Ang importanteng bagay kung mag-a-apply ka bilang cabin crew, siguro ano, yung sa customer service at yung respeto na siguro. Kasi nga kung ano, kung wala kang customer service, parang hindi ka fit sa trabaho. Tapos kung wala ka din respect sa kahit anumang makakasalubong mo, parang wala din. Parang hindi ka bagay maging cabin crew kasi nga wala kang respeto, tapos wala ka ding ano, kawanggawa sa iba. Kasi nga, parang napipilitan ka lang magtrabaho dahil ganito, ganyan, para sa ganito, ganyan. Parang hindi ka suitable para makapagtrabaho ng ganoon. Kasi nga, wala kang ganoon na ano, respeto tsaka yung customer service na ibibigay mo sa tao. Kasi kailangan yun ng tao eh. Kailangan yun ng tao, customer service, tsaka yung respeto. Yan talaga. For me lang ha. Yes po. Thank you. Yan lang naman. The most important thing when applying to an airline is having your etiquette, having your proper posture kung paano dalhin yung sarili mo, and you have a knowledge about the airline na applyin mo, and alam mo kung paano mo i-describe yung sarili mo ng maayos, paano mo i-present sa kanila ng kung ano yung personality mo, ganun po. Yung mga skills na meron ka, ayun po. Personality mo. Kasi sabi nga ng mga flight attendant, like yung sa Zoom meeting, virtual gallery, having a good personality is the best. Kasi kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa ka-flawless, if wala kang personality at hindi nag-fit yung personality mo sa airline na ina-applyin mo, wala pa rin use. It will be useless. Kaya it is important na kapag nag-a-apply ka sa isang airlines, dapat mayroon kang good personality kasi dyan minsan na nagkakatalo yung mga ano, yung mga nag-a-apply ng flight attendant. So, having a good personality is a must. Actually, I don't have a really a favorite TV series. Wala akong literal talaga na pinapanood ganun. Pero isang international TV series yung kumuha ng attention ko, which is yung Keeping Up with the Kardashians. Oo. So, ano lang po, bago-bago ko lang siyang na nakita. Alam ko matagal na yung series na yon. Nagkot siya ng tension ko kasi they are filming their everyday life. Like, iniisip ko if I was in their situation, parang napaka-natural lang. Makikita mo talaga kung paano yung buhay nila. And of course, yung limang magkakapatid, which is the Jenner and the Kardashian family, na napaka-famous. So, yun. Na-inspire din ako sa nila kasi most of them, they have their own businesses and they are millionaires. May TV series na gusto ko yung sa Itbulaga na lang siguro. Kasi nga, bata pa lang ako, siguro nakababad na ako sa Itbulaga eh. Kasi iba talaga yung feeling na ano, nakakapagpatawa sila bawat ano, taga 12 o'clock ng 12 afternoon. Kasi nga, bilang estudyante, party na rin siguro ng entertainment ko. Hindi po masyado na. Yung bago po sa TV, kalimutan ko ni, eto na lang po. So, yung Kaday ng Ginto, actually dati pa po yun kasi may moral lesson din po yung TV series na yun. Yung mahirap sa mayaman, parang you will learn na mapagkumbaba kahit
na kahit mahirap yung sitwasyon mo, matututo ka pa rin sa paligid mo sa mga tao. You will learn lessons from different people or different culture. Ngayon, BBC Earth yung lagi kong pinapanood. Why? Kasi ang ganda ng mga ano, ang ganda ng mga fini-feature nila about Earth, how to maintain yung mga kapaligiran, like sa water, sa mountains, mga explorations under the sea. Ang ganda lang panoorin kasi parang na-encourage pa yung mga viewers nila para mas maalagaan pa yung nature. Tsaka ang entertaining ng BBC Earth. Yeah. Thank you. Medyo relate po ako sa question na yan. So, yun po. I really failed a lot of times. Syempre, a lot of mistakes na din. So, darating ka talaga sa point na buhay mo na talagang tatanungin sa sarili mo na, kaya ko pa ba? Like, oo, at the age of 21, naranasan mo. Ano kaya yung magiging future ko, gano'n. Kaya ko pa bang ilaban to? Kaya ko pa ba yung bawat bukas na harapin, gano'n. Then the first thing na papasok sa isip ko is yung daddy kong naka-abroad. Siya, everyday, kahit napagod, kahit na minsan walang kain, go lang siya ng go, hindi siya napapagod. Sabi ko, nagpapaaral nga sa akin, hindi napapagod. So why would I? Ganon. And I know that every time na nandun ako sa part ng buhay ko, I always pray to God na, Lord, I know you have a plan for me, a very good plan, the best plan. Ilagay niyo lang po yung focus ko dun sa gusto niyo pong gawin ko ngayong araw na to sa mga susunod ng araw para ma-fulfill ko po yung plan niyo po na yun. So, i-surrender ko sa kanya lahat. Ganun. Even na nag-overthink na ako, minsan anxiety, ganun, pero yan, with the help of God, I overcome all of those problems at this age of now. Ganito po kasi yan. Minsan na po kasi akong I've been so many have battles in life. Napagdaanan ko na siguro yung pinakamahirap na pagsubok na napagdaanan ko. Pero I'll keep on trying because alam mo, kapag hindi ka nag-try, hindi ka matututo eh. Kumbaga you cannot win life when you will not try, you will not succeed. So kumbaga kapag mag-try ka, try mo lang na sumubok kasi parte naman 'yun ng buhay. Even though I failed several times, I keep on trying because magkaroon lang po tayo ng hope. Kahit mahirap yung sitwasyon natin, laban pa rin. I'm still learning new skills para ma-improve yung para magkaroon po ako ng self-improvement and learning different things that I love, and andiyan yung family ko para mas lumakas ako and may mapagkukunan na akong strength, and lalo na si God. Oh, relate much. Relate ko siya sa writing skills ko. So, nag-join na ako many times ng Rycon online. Then, hindi pa ako nananalo. So, pero mayroon akong consolation prize na natatanggap. So, what keeps me pushing and na magpatuloy lang, kasi dream ko siya, passion ko siya. Wala naman kasing barriers or wala naman kasi ano para mag-stop. So ako, nagpapatuloy lang ako kasi gusto ko. Kasi I want to achieve my dreams. Gusto ko matupad lahat ng mga pangarap ko. Kahit anumang hadlang na dumating, gusto ko matupad lahat. My last fight will be in Italy. Yan. Kasi, first of all, nandun yung Vatican. And sabi din kasi ni daddy ko, yun yung favorite place na gusto niyang puntahan or country na gusto niyang puntahan. So, Italy yung pinaka last flight na gusto ko. Sana kung magre-retirement ako after nun, Italy will be my last.
my last flight would, if I would be a cabin crew, so I would, my last flight would be ano sa USA nila kasama yung family ko, kasi nga para ma-spend naman nila yung time na kasama ako na sa mahigit 20 years na pagtatrabaho bilang cabin crew, eh ma-treat ko sila na sa last flight ko kasama ko sila. Kung if I were kung magre-return na po ako as cabin crew, ang huling lipad ko something na unique place na gusto kong country na puntahan, somewhere na ibang-iba sa pakiramdam ko, in some Europe country like that. Yan po. So if today po last day ko na sa flight, it would be South Korea kasi dream place ko po yan. Then if last flight ko na, gusto ko memorable yung last flight ko, and it would be in South Korea. So what would I do today if there is no tomorrow? So the first thing that I will do is of course thank God for the life, okay? Kasi nagising pa ako sa umagang yon, and then I'll start having a quality time with my family, saying all the things that I want to say to them, like mahal ko sila, yung lahat ng mga pangarap ko para sa kanila, and of course gusto ko rin makasama yung daddy ko na nasa abroad, spend quality time kahit ilang oras na lang ganun. Since I was in grade 2, naka-abroad na siya. So, if that was my last day, I want to spend it with him. So, that's the good question po, ano? So, siguro po ang gagawin ko pag bukas, wala nang bukas, i-spend ko na lang yung the rest of my life or the rest of my time or day kasama yung family ko. Kasi wala naman tayong family lang din natin ang aagapay sa atin. Kasi nga, kapag anong problema, family lang din yung makakatulong sa atin. Kasi, kaibigan, nandyan lang yung kaibigan eh, kapag down sila, mailap lang kasi yung mga totoong kaibigan. Siguro, i-spend ko na lang din yung time ko sa family ko, kasi nga, family lang din yung nakakatulong sa iyo. Siguro lahat ng gusto kong gawin, yung mga hindi ko pa nagagawa, yung mga hindi ko pa na-explore, gagawin ko na siya lahat. Lahat ng makapagsaya sa akin, lahat na makapag-relax ako. Katulad ng pagpapahinga or listening to music, ganun, or watching movies. If last day na ngayon din wala nang tomorrow, I would spend my day with my family. Kasi family ko yung importante sa akin, and I want to spend my last day with them, create more memories. Kasi kahit wala nang tomorrow, at least na-cherish namin yung last day na mayroon kami. My question is, to you, Sir Amor, if you become a teacher, alam naman po namin na teacher is yun talaga yung gusto niyo maging, what subject yung ituturo niyo po, or yung magiging, yun, maging main subject na ituturo niyo sa mga bata. Kung last mo na bilang estudyante, kapag college ka na, anong magagandang memory na gagawin mo? Is there a point, sir, na parang you doubt yourself, what you're doing? Parang, how do you cope with your stress? How do you treat yourself? Na pakiramdam mo parang, parang hindi ka kontento sa sarili mo. Ano yung mga, parang stress reliever niyo po, sir? If bibigyan ka ng isang kahilingan, what would it be and why? Wow!